kaawaan. O mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yo, kagandang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa'yong pag-ibig sa akin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipag-aisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo kaming pawang may kahinaan at upang kami may pagsanggalang. Iabot mo sa amin ang iyong kanang kamay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinasabi ng Panginoon, kung titigilan ninyo ang pang-aalipin at pagsuway sa akin, at ang masamang salita'y iiwasan, kung ang nagugutom ay pakakanin ninyo at tutulungan, ang kadilimang bumabalot sa inyo ay magiging tila liwanag sa katanghalian. At akong Panginoon, ang siyang sa inyo'y laging papatnubay. Lahat ng mabuting kailangan ninyo'y aking ibibigay at palalakasin ang inyong katawan. Kayo'y matutulad sa pananim na sagana sa dilig, matutulad sa batis na di nawawalan ng agos ng tubig. Muling itatayo ng mga lingkod ko ang kutang na durog. Muling itatayo sa dating pundasyon. Makikilala kayo bilang tagapagtayo ng sirang muog, mga tagapagtayo ng wasak na mga bahay. Sinabi pa ng Panginoon, inyong igagalang ang takdang araw ng pamamahinga. Huwag kayong gagawa ng inyong gawain sa araw na banal. Sa araw na ito'y mamamahinga kayo't huwag maglalakbay, ni gagawa o maghuhunta ng walang kabuluhan. At kung magkagayon, ay madarama ninyo ang kagalakan sa paglilingkod sa akin. Bibigyan ko kayo ng karangalan sa harap ng buong daigdig
at lalasapin ninyo ang kaligayahan sa paninirahan sa lupaing ibinigay ko sa nuno ninyo ni Jacob. Mangyayari ito pagkat akong Panginoon ang nagsabi nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Sa aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy, siya'y tinatawagan. Poon ang lungkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Ituro mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Ang iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. Turo mo ang iyong loob ng matapat kong masunod. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sinabi na poong mahal, di ko nais na mamatay ang mga makasalanan. Nagbabagong kalooban upang sila ay mabuhay. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang isang publikano na nagngangalang Levi, nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Levi, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus. Si Jesus ay hinandugan ni Levi ng isang malaking piging sa kanyang bahay. Nakasalo niya roon ang mga publikano at ang iba pang mga tao. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang kanilang mga kasamang iskriba. Sinabi nila sa mga alagad ni Jesus, "Bakit kayo kumakain at umiinom na kasalo ng mga publikano at mga makasalanan?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Naparito ako hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Isang mapagpalang tanghali po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado, kasunod po ng pagbubukas ng panahon ng Kwaresma, kasunod ng
Miyerkules ng Abo. At sa buong linggong ito, nawa ay mas maunawaan natin ang atin pong magiging paglalakbay. No? Ito po ay 40 araw na paglalakbay para po sa ating pagdiriwang ng Misteryo Pascual, ang gagawing pagpapakasakin, paggamatay at muling pagkabuhay ni Jesus para sa ating kapatawaran at kaligtasan. Balikan po muna natin ang ilan sa mga naging mensahe ng ating Panginoon na nawa magdulot ito sa atin ng mas malawak na pag-unawa, mas malawak na pagtingin. Kung mayroon tayong gustong marating, kung mayroon tayong goal o mission sa buhay, mag-focus ka lang. At tiyak, magtatagumpay ka, matatapos mo ang iyong paglalakbay. Nung Lunes, atin pumbalikan, no? Ang isa sa mga karanasan na itinuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Kasi kung mayroon kang goal, mayroon mga tao na sadyang magki-question. May mga taong pagdududahan ka, may mga taong hindi maniniwala sa'yo, may mga taong ititest ka. No, yung bang patuloy silang maghahanap ng palatandaan, ng tanda na kaya mo ba talaga? Gusto mo ba talaga? Kasi no, si Jesus dito ay patuloy na hinihingan ng mga tao na magbigay ka pa ng palatandaan para kilalanin ka namin, para tanggapin ka namin. Pero ang ginawa ni Jesus, iniwan niya sila at pagkasakay sa bangka ay tumawid sa ibayo. So may mga pagkakataon sa buhay natin, huwag mo aksayahin yung oras mo doon sa mga taong ayaw naman maniwala sa'yo. Kasi lalo ka lang panghihinaan. Kung malinaw sa'yo, buo sa'yo ang plano mo, ang mission mo, doon ka tumitig. Umalis ka sa mga taong toxic, umalis ka sa mga taong nega. Kasi wala kang mararating. Nung Martes, ang paalala naman ni Jesus, kaiingat kayo. Ilagan ninyo ang libadura ng mga Pariseo at ang libadura ni Herodes. Natanging yung bang puro panlabas lang ang kanilang ipinapakita. So, kailangan mo mas tingnan ito, no, para hindi ka nga maligaw, hindi ka magkamali, kung sakasakali po, no, kasi maraming mapagbalat kayo, maraming mapagkunwari sa paligid natin, kailangan maging mulat ang iyong isipan, maging mulat ang iyong mga mata. Nung Miyerkules, Miyerkules ng Abo, marami sa atin ang nagtungo sa simbahan, nakiisa sa pagsisimula ng Kwaresma, nagpalagay ng abo, at marinig natin yung mga panawagan na tayo ay manalangin, mag-ayuno, at maglimos o kawang gawa. Pero ang paalala ni Jesus, ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Dahil kahit na ginagawa natin ang lahat ng ito, nakikita ito ng mga tao, pero wala itong patutunguhan kung ang nakikita naman ng Diyos ay pakitang tao lamang. Nung Webes, ang paalala naman sa atin, hindi tayo pinipilit, pero inilatag ni Jesus yung kanya pong yung mararanasan ng mga tao at kung ano ang hinihingi sa isang taong gustong sumunod sa kanya. Ang sabi ni Jesus, kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. So, bago ka magdesisyon, bago ka no, parang lumarga, malinaw ba sa iyo ang mga dapat mong isuko, ang mga dapat na iwan, ang mga dapat na pasanin para talagang masabing
matatapos mo itong paglalakbay nito kasi baka umpisa lang. Kasi akala natin, pag sumunod tayo, ay kakabig tayo ng kakabig. Pero ang hinihiling pala sa atin ng Poong Nazareno, kung susunod tayo sa Kanya, marami tayong dapat iwan, marami tayong dapat ibigay, marami tayong dapat na isuko. Noong Biyernes, o kahapon, ang sabi naman sa atin, maari pang natungkol po ito doon sa pagkikwestiyon no, sa mga alagad ni Jesus na bakit hindi sila nag-aayuno. Pag sinabi nag-aayuno, nagpa-fasting o nagbabawas ng kain o hindi kumakain. Pero kinikwestiyon nung ilang mga tao, bakit hindi daw sila nag-aayuno? Pero sabi ni Jesus, maari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? So may panahon para sa pagluluksa, may panahon para sa pag-aayuno, may panahon para sa pagsasaya. Alamin lang natin ito. So ngayon, panahon ito para magtika, para pagnilayan natin kung ano yung mga nagawa natin pagkakamali, ituwid natin, mga nagawang kasalanan, ihingi natin ng tawad. At ngayon po sa pagtatapos ng linggo natin, ang kwento tungkol sa pagtawag ni Jesus kay Levi, isang tax collector, at dahil dyan, siya ay itinuturing na makasalanan. At no, tinawag ni Jesus, ang sabi lang ni Jesus, sumunod ka sa akin. At ipinaalala ni Jesus sa mga tao na naparito siya, hindi upang tawagin ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan upang magsisi. Nawa mga kapatid, sa puntong ito ng buhay natin, hindi lang nawa tayo naririto dahil mabait tayo, kundi dahil mabait ang Poong Jesus Nazareno sa atin. Na kahit hindi natin deserve yung mga hinihingi mo, na minsan naririto lang tayo kasi mayroon na naman tayong hihingiin sa Nazareno, pero dahil nga mabait ang Nazareno, mabait ang Diyos, ibibigay niya sa atin yan. So, tandaan din natin, hindi tayo binibiyayaan ng Nazareno dahil mabait tayo. At hindi rin tayo, wag mo rin sasabihin na kaya kami namalas, kaya ka hindi umaasenso, kasi masama ka. Dahil masama o mabuti kang tao, ang Diyos ay mabuti sa lahat. Malinaw po ba yun? Eh, huwag mong iisipin na hindi ako papakinggan ng Diyos kasi makasalanan ako. O kaya naman, ipagmamalaki mo, eh gumagawa naman ako ng mabuti, tumutulong ako sa kapwa, kaya dapat lang na ibigay sa akin ng Nazareno ang aking kahilingan. Si Levi o si Mateo, tinawag ni Jesus habang siya ay nasa estado ng kanyang pamumuhay na ang tingin ng mga tao ay makasalanan. Pero hindi sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin kapag mabuti ka na. Sumunod ka sa akin kapag mabait ka na. Sumunod ka sa akin kapag wala ka ng bisyo. Sumunod ka sa akin kapag himiwalay ka na sa kalaguyo mo o sa kabit mo. Hindi. Ang sinabi lang ni Jesus, sumunod ka sa akin. At dahil naramdaman ni Levi yung pagtanggap ni Jesus sa kanya kahit na siya ay makasalanan, kaya't kusa na siyang nagdesisyon na iwan ang mga bagay na nagdudulot ng pagkakasala niya. So, hindi ka pinipilit. Hindi tayo pinipilit. Madalas lang tayong mga tao ang nauubusan ng pasensya, ang nawawalan ng oras para o yung maghintay na ang tagal mong magbago, ayoko na sa'yo, susukuan na kita, iiwan na kita, total matigas ang ulo mo, ayaw mo magbago. Tayo yun mga tao. Pero dito nawa mas maintindihan natin,
Tinawag muna ni Jesus si Levi. At si Levi mismo ang kusang nagdesisyon, napag-isipan niya marahil, hindi niya deserve tawagin ni Jesus, pero nilapitan siya ni Jesus kahit siya ay makasalanan. Kaya ang sabi niya, o sabi sa kwento, iniwan niya na ang lahat at sumunod kay Jesus. Pinilit ba siya? Hindi. Tinanggap ba siya kasi mabait na siya? Hindi. Sabihin niyo nga po, mahal ako ng Nazareno. Diba? Mahal tayo ng Nazareno kahit na nahihirapan tayong pumunta sa kumpisalan. Mahal tayo ng Nazareno kahit na sa sarili natin mismo hindi natin mapatawad yung sarili natin, mahal pa rin tayo ng Nazareno. At yun sana yung magbigay lakas loob sa atin na talagang tahakin yung direksyon tungo sa isang mas maayos, mabuting buhay na ninanais ng Diyos para sa atin. Amen? Magsitayo na po. Minamahal kong mga kapatid, dumating si Kristo upang iligtas ang mga makasalanan. Buong kababaang loob sa pagtugon sa kanyang tawag, ilapit natin sa Ama ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang simbahan naway maituring bilang isang tahanan ng nagpapagaling para sa mga mahihina at makasalanan. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa tulong ng mahal na Birheng Maria, naway mamayani ang kapayapaan sa bawat bansa, sa buong mundo, sa pamamagitan ng habag na ipinakikita nila sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa ating bansa, naway maghari ang pagkakaisa, bunga ng paggalang ng mga mamamayan sa isa't isa. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Sa lugar ng ating hanap buhay at maging sa ating mga pamilya, naway hindi tayo manguna sa pamimintas sa ating mga kasama. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng mapagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, gawin mo kaming buo. Ama, sa panahong ito ng Kwaresma, bagamat hangad naming maging matuwid, nawa ay iadya mo kami sa pagiging labis na mapagmatuwid. Sa pagnanais naming makamit mula sa tagapagligtas ang kanyang walang hanggang awa, maibahagi nawa namin ang kanyang pagpapala sa pamamagitan ng aming pagpapatawad sa aming kapwa, lalo tigit ang sa amin ay nagkasala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo. Apay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamo, humihingi ng patawad mo. Magsitayo na po.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang paghahain ito ng iyong pakikipagtipan at ng aming pagsamba. Maganap nawa ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapagpapahayag ng aming utang na loob sa iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti, isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga apit dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawin ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol
ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghen mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Maraming salamat po. Abot sa kong suot.
tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Sa pagitan ng pasukan at dambana ng simbahan, saserdote ay mag-iyakan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Ang aming pong kasamaan ay pawiin mong tuluyan, Panginoong aming mahal, Panginoong kahilingan ang iyong bayang hinira. Ang tao'y lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Kami iyong kahabagan, poon kami ay tulungan, alang-ala sa iyong ngalan, Panginoon, iyong bigyan ng patawad ang iyong bayan. Ang tao'y hindi lamang sa tinapay na buhay, bagkus pati sa mga salitang nagmumula sa Panginoon. Announcements. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang ating mga ministry, mandated organization, HDN, at iba pang grupo, samahan ng ating simbahan at sa ating ikalawang Lenten Recollection sa darating na February 20, 2024, Martes sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na ito ay si Reverendo Padre Marcelino Nicasio Isvidi na may timang Poong Jesus Nazareno sa Mukha ng Kapwa. Si Risto para sa matatanda at may sakit. Inihahandog rin po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating official na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office.
Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 7 a.m. to 6:45 p.m. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa banal na piging ay makapakinabang nawa sa buhay mong bigay sa amin at maitaguyod nawa kami nito hanggang aming sapitin ng iyong maligayang piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.